Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibobood natin ang 2006 American action horror film na pinamagatang Underworld Evolution. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang pelikula noong taong 1202 AD kung saan dumating ang isang hukbo na pinamumunuan ng tatlong vampire elders, sina Marcus Corvinus, Victor, at Amelia sa isang nasalantang nayon. Ilang mga labi ang makikita sa paligid ng nayon at ito ay kagagawa ng kapatid ni Marcus na si William. Hindi makapaniwala si Marcus sa nasaksihan at sinabi sa kanya ni Victor na hindi na nito kayang tiisin pa ang gulong dulot ng kanyang kapatid kaya kailangan na nila gumawa ng aksyon upang pigilan si William sa pagwawala, ngunit nakiusap si Marcus na huwag siyang saktan. Nagwika si Amelia na kailangan na nilang magmadali baka mag-transform na ang mga labi sa pagiging werewolf na nakagat ni William. Nangyari nga ang kinatatakutan ni Amelia nang bigla silang salakayin ng mga nagbagong anyong lobo at isang madugong labanan ang sumiklab. Sa ilang sandali ng labanan, natagpuan na ng mga sundalo ang werewolf na si William. Agad nila itong inatake gamit ang salapang upang siya ay makontrol. Sa kabila ng pakiusap ni Marcus na huwag nilang saktan ang kanyang kapatid, ngunit nagpatuloy pa rin ang mga sundalo sa utos ni Amelia at Victor. Nagtalo si Victor at Marcus dahil pinipilit ni Marcus na mapasa kamay niya ang desisyon kung ano ang dapat gawin sa kanyang kapatid na si William, pero tutol dito si Victor at iniutos ni Victor na si William ay dapat makulong sa isang lihim na lokasyon magpakailanman na malayo kay Marcus. Ang kwento ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang timeline, kung saan isinasalaysay ng vampirang si Celine ang mga kaganapan sa Underworld. Si Celine ay isang Hungarian vampire na naging death dealer ng vampire clan sa buong Europa sa loob ng 600 taon. Ipinaliwanag niya kung paano nagtaksil ang naging pangalawang pinuno ng mga vampira na si Craven, na dahil sa kasakiman nito sa paghahangad ng trono ng vampirismo ay nakipag-alyansa siya kay Lucian at siya rin ang responsable sa pagpatay sa vampire elder na si Amelia. Sa huling bahagi ng unang pelikula, walang nakakaalam na ang dugo ng siyentipikong lichen na si Singe ay umaagos sa puntod ni Marcus at tahimik itong nagising. Batid ni Celine na ngayong patay na ang dalawang vampire elder na si Victor at Amelia, pinaplano ni Craven isunod si Marcus bago pa ito tuluyang magising. Dumating si Craven sa puntod at inutos sa mga tauhan na buksan ang libingan ni Marcus. Laking gulat nila nang hindi nila matagpuan si Marcus sa kanyang libingan. Biglang nabasag ang lapag sa kanilang kinatatayuan at si Marcus ay lumitaw na inihayag ang sarili bilang isang hybrid na vampira dahil sa pagsanib ng dugo ni Singe na isang lichen. Inatake ni Marcus si Craven dahil nalaman nito sa pamamagitan ng blood memories ni Singe ang kataksilan ni Craven sa kapwa niya vampira. My lord, I can explain. Why would I listen to your lies? Go before Victor and tell him exactly what I tell him. Dahil sa pagpatay kay Victor, si Celine at Michael ay patuloy na tumatakbo at nagtatago. Nagpalipat-lipat sila ng lugar, nagtatago sa mga vampire safe house na nakakalat sa iba't ibang lokasyon. Sa kabilang banda sinimulan ni Marcus ang paghahanap kina Celine at Michael kung saan isa-isa nitong pinuntahan ang mga lugar base sa alaala ng dugo ni Singe. Gamit ang surveillance system, sa wakas ay natagpuan na ni Marcus ang kanilang kinaroroonan. Si Michael, na hindi sanay sa lasa ng dugo, ay pumasok sa isang kainan upang maghanap ng kasiyasiyang pagkain. Ang hindi alam ni Michael na ang pagkain ng tao ay nakamamatay na lason para sa kanya. Gaya ng inaasahan sa ilang kagat lang, si Michael ay nagsimulang makaranas ng pananakit ng tiyan. Sa sandaling iyon, isang balita ang pinalabas sa telebisyon na pinapakita ang wanted poster ni Michael. Ang mga sundalong Ruso na nanonood ng balita ay agad na mukhaan si Michael kaya itinutok nila ang kanilang baril kay Michael. Nang marinig ang putok ng baril, nagmadali si Celine sa pinangyarihan at ipinakita ang kanyang mahusay na kakayahan laban sa mga sundalong Ruso. Sa kasamaang palad si Michael ay labis na nanghihina dahil pa rin sa epekto ng kinain niya na pagkain ng tao.
Kaya naman pinainom siya ni Celine ng sarili nitong dugo upang bumalik ang kanyang lakas. Gayunpaman, isang mas malaking krisis ang sumusunod sa kanila. Biglang nagsipangalat ang mga ibon na tila ba may dumaan na isang nakakakilabot. Ito pala ay si Marquez na nagawang matunton ang kanilang lokasyon. Nakapagtataka, hindi dumating si Marquez para ipaghiganti si Victor sa halip, ang kwintas ni Lucian ang talagang pakay niya. Akmang kakagatin na ni Marquez si Celine, binaril siya ni Michael sabay nagmadaling tumakas patungo sa highway. Hinarang ni Michael sa pamamagitan ng taglay niyang lakas ang umaarangkadang truck upang gamitin ito sa pagtakas. Ngunit sa sandaling papaanda rin na ni Celine ang truck, nahabol sila ng lumilipad na si Marquez at walang takot na hinarap ito ni Michael. Sa unang pagkakataon ay nagtuos ang parehong hybrid na nilalang sa matinding labanan. Subalit maliwanag na ang kakayahan ni Michael ay hindi sapat para tapatan si Marquez. Patuloy na hinabol ni Marquez si Celine upang kunin ang kwintas ni Lucian. Nang makakita si Celine ng pagkakataon, mabilis niyang pinihit ang manibela kung saan si Marquez ay naipit sa gilid ng bundok na pansamantalang nagpatalsik sa kanya. Sa sandaling iyon, unti-unting sumisikat ang araw sa abot tanaw na sumunog sa kamay ni Celine. Mabuti na lang si Michael bilang isang hybrid ay hindi apektado sa sikat ng araw at tinakpan niya si Celine at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Nakarating sila sa isang abandonadong pabrika at pagkatapos nagmamadali si Michael na tinakpan ang lahat ng bintana gamit ang pintura upang protektahan ang kanyang minamahal na si Celine. Tila ba ang mga bampira ay may kakayahang mag-regenerate sa dilim kaya madaling gumaling ang mga tinamong sugat ni Celine sa araw, gayon din si Marquez na kusang gumaling ang mga nabaling pakpak. Hindi na iwasan ni Michael na mabighani sa magandang mukha ni Celine kaya sa gabing iyon ay nag-anuhan sila. Kinabukasan, tiningnan ni Celine ang kwintas ni Lucian, nagtataka kung bakit gusto itong makuha ni Marquez. Habang minamasdan ito, bigla niyang naramdaman na parang nakita na niya ito sa kanyang pagkabata. Upang lutasin ang misteryong ito, nagpa siya si Celine na hanapin ang historiador ng mga bampira na si Tanes, sa paniniwalang maaaring nasa kanya ang mga kasagutan na hinahanap nila. Si Tanes ay ipinatapon sa loob ng 300 taon matapos nitong pagtaksilan si Victor, ngunit namuhay siya ng marangyang buhay sa panahon ng kanyang pagkatapon. Nang pumasok sina Celine at Michael sa pugad ni Tanes, tumunog kaagad ang mga alarma at si Celine ay nahulog sa bitag na inihanda ni Tanes. Gayunpaman, ang mga gwardyang werewolf ay walang kahirap-hirap na tinapos ng dalawa. Pagdating sa loob ay agad nilang kinumpranta si Tanes. Napagtanto ni Celine ang lahat ng mga bala ng UV weapon na ginamit ng mga Lycan laban sa mga bampira ay galing pala kay Tanes. Sa ilalim ng interogasyon ni Celine, inihayag ni Tanes ang katotohanan. Hindi pala si Victor ang unang bampira. Si Victor ay dating warlord, at nang siya ay nasa bingit ng kamatayan, nilapitan siya ni Marquez at ginawa siyang bampira na nagbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ipinangako ni Victor na gagamitin nito ang kanyang hukbo upang tulungan si Marquez na mahuli ang kanyang kapatid na si William, ang ninuno ng mga werewolf na nagtataglay ng napakatinding lakas na walang sinuman ang kayang pumigil. Bilang kauna-unahang werewolf, si William ay likas na brutal at wala na rin itong kakayahang bumalik sa anyong tao. Maraming nayon ang walang awa niyang winasak. Pagkatapos ng milenya ng ebolusyon, natutunan ng mga taong lobo na kontrolin ang kanilang galit at maibalik ang kanilang hitsura bilang tao. Sa tulong ni Victor, matagumpay nilang nahuli si William, ngunit ayaw ni Marquez na patayin ang kanyang sariling kapatid. Si Marquez ay nagbuo ng kasinungalingan na kapag siya at si William, ang pinakaunang bampira at werewolf ay napatay, ang mga nahawaan nila na maging bampira tulad ni Victor ay mamamatay din. Naniwala naman si Victor sa kasinungalingang ginawa ni Marquez kaya sa halip na patayin si William, nagpasya siya na magtayo ng isang espesyal na bilangguan para kay William. Inihayag din ni Tanes na ang ama ni Celine ang arkitekto na nagtayo ng kulungan ni William alinsunod sa utos ni Victor, at ang pendant na pilit kinukuha ni Marquez ay ang susi pala ng kulungan ni William. Nang maglaon na isip ni Victor na ang pamilya ni Celine ay masyadong maraming nalalaman tungkol sa lokasyon nito, kaya upang mapanatili ang pagiging lihim ng lokasyon ng bilangguan, walang awang pinapatay ni Victor ang lahat ng kasangkot sa pagtatayo nito kabilang na nga ang pamilya ni Celine.
Ngunit dahil napansin ni Victor ang pagkakahawig ni Celine sa anak nitong si Sonia, ipinalabas ni Victor kay Celine na pinatay ng mga Lycan ang buo niyang pamilya at tinuring siyang anak ni Victor. Tinanong ni Celine kung ano talaga ang pakay ni Marcus kay William, subalit hindi na ito masagot ni Tanes. Pagkatapos isinangguni ni Tanes sina Celine at Michael kay Lawrence Mockero na nagsasabing matutulungan nito sila para pigilan si Marcus. Maya-maya pa pagkaalis ni Celine at Michael, dumating naman si Marcus at kinumpronta nito si Tanes. Sa pamamagitan ng pagsipsip ni Marcus sa dugo ni Tanes, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng susi at pagbisita ni Celine kay Lawrence Mockero. Ang susi ay nahati sa dalawang bahagi, na ang kalahati ay na kay Celine at ang isa pang kalahati ay nakatago sa loob ng katawan ni Victor. Pagkatapos ng matinding labanan, pinakuha ni Lawrence ang mga bangkay ni Lucian at ng iba pa. Binuksan niya ang dibdib ni Victor at kinuha ang kalahati ng susi. Nagawang makilala ni Celine si Lawrence Mockero sa pamamagitan ng singsing nito at agad niyang napagtanto na siya ay si Alexander Corvinus, ang pinakamatanda sa mga immortal, ama ni Marcus at William at lolo ni Michael Corvin. Humingi ng tulong si Celine sa kanya upang pigilan si Marcus, gayunpaman, gaya ng karaniwan sa isang magulang, hindi kaya ni Alexander na patayin ang sarili niyang anak sa kabila ng ginawa nito sa sangkatauhan. Habang ang magkabilang panig ay nagtatalo tungkol dito, biglang dumating si Marcus nang wala sa oras at agad na sinaksak si Michael sabay inihagis palayo. Sandaling naglaban ang dalawa pero hindi pa rin umubra si Michael at sinaksak siya ni Marcus sa isang bakal na tubo sabay kinuha ang pendant na susi sa kanya. Sinubukan ni Celine lumaban ngunit maging siya ay hindi rin umubra kay Marcus. Sa pamamagitan ng mga alaala sa dugo ni Celine, sa wakas ay nalaman na ni Marcus ang lokasyon ng bilangguan ni William. Upang makuha ang isa pang kalahati ng susi, hindi nag-atubili si Marcus na salakayin ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit nais ni Marcus pakawalan si William, ito ay dahil gusto ni Marcus na makiisa sa kanyang kapatid upang lumikha ng marami pang hybrid para pamunuan ang buong mundo at maging Panginoon. Wala nang makakapigil pa sa plano niyang ito kahit ang sarili niyang ama. Napagtanto ni Alexander na isa na lang ang tanging paraan para matigil ang masamang plano ni Marcus. Pinatawag ni Alexander si Celine sa kanyang harapan. Hiniwan niya ang kanyang palso at hinimok si Celine na inumin ang kanyang dugo na nagsasabi sa kanya na sa pag-inom niya nito, siya ay magiging kinabukasan. Nakaramdam si Celine ng kakaibang lakas matapos mainom ang dugo ni Alexander Corvinus. Ngayon ay nauubusan na sila ng oras. Si Marcus ay nakarating na sa kulungan kung saan si William ay sinelyuhan. Sumakay si Celine sa helicopter kasama ang walang malay na si Michael sa kanyang tabi at nagtungo sa kulungan ni William. Bago mamatay, pinasabog ni Alexander ang isang bomba na nagtapos sa kanyang maalamat at mahabang buhay. Sa loob ng bilangguan, pinagsama ni Marcus ang dalawang kalahati ng susi at ang unang ninuno ng werewolf na nakakulong ng daan-daang taon ay pinalaya na sa wakas. Agad na ipinakita ng nagising na si William ang kanyang mabangis na ugali. Sa kabilang banda pinangunahan ni Celine ang grupo. Nang makarating sila sa loob ng bakal na kulungan, sila ay huli na dahil wala na itong laman. Lingid sa kanilang kaalaman, nahulog pala sila sa bitag nang bigla silang salakayin ng dalawang magkapatid. Nagulat si Marcus sa ipinakitang lakas ni Celine kung saan nagawa na siya nitong labanan ng patas. Nagawang isahan ni Celine si Marcus sabay kinuha ang susi upang ikulong sa pader na bato si Marcus. Batid ni Celine kung gaano kadelikado si William at ang mga kahihinatnan ng muling pagpapalaya sa kanya. Tila ba ang mga bala nila ay walang epekto kay William at hindi man lang ito napipinsala. Nakagat ni William lahat ng kasamahan ni Celine at tanging si Celine lang ang natira. Naghagis si Celine ng dalawang sumasabog na bladed darts at sa isang marahas na pagsabog ay naging sanhi ito sa pagguho ng tuktok ng kuweba sa lupa. Nang mga sandaling iyon ay may kakaibang ingay mula sa likuran ni Celine. Sa kanyang pagkagulat, ang mga sundalong nakagat ni William kanina ay nagsimulang magbagong anyo sa mabangis at agresibong lobo at agad na pinalibutan si Celine. Pagkatapos ng maikling pahinga, si Michael, dahil sa pagiging hybrid nito, ay muling naibalik ang buong lakas at agad na sumabak sa labanan. Sa pagtutulungan ni Celine at Michael, madali nilang nasugpo ang lahat ng mga taong lobo. Samantala, si Marcus na nakakulong ay naramdaman na may problema si William. Mabilis siyang nag-transform at ginamit ang buong lakas upang iangat ang pintong bato hanggang sa nakalabas siya.
Nakakamangha ang lakas ni Marquez na kahit ang helicopter ay walang kahirap-hirap niyang hinila pababa dahilan para bumagsak ito sa kuweba. Kasunod nito ay ang isang ultimate showdown. Si Celine laban kay Marquez, at si Michael naman laban kay William. Ang lakas ni Michael ay lubos na nanaig kay William, at pagkatapos lamang ng ilang round, pinunit ni Michael si William gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ang plano ni Marquez ay ganap na nabigo. Sa sobrang galit, sinaksak ni Marquez si Celine gamit ang kanyang mga spike, ngunit sa kanyang sorpresa, matapos ang isang gabi ng matinding labanan, sa wakas ay patay na ang werewolf at ang ninuno ng vampira. Sa pagsikat ng araw, si Celine ay namangha nang makitang hindi na siya nasusunog sa sikat ng araw. Ito ay resulta mula ng taglayin niya ang dugo ni Alexander Corvines. At dito na nagtatapos ang ating kwento.